Gusto mo bang updated ka lagi? Or madalas mo bang pinagdududahan yung partner mo kada galaw niya? It's sad to say, mabilis magkakaroon ng problema yung relasyon niyo. Hi guys! Welcome back to our channel. Kumusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayo. At sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, my name is Cheryl Ting. At kung bago pa lang po kayo sa channel na to, pwede po bang makahingi ng isang favor to please consider to subscribe to our YouTube channel. Just click the subscribe button po dyan sa baba. At huwag nyo na rin po sanang kalimutan i-click ang ating notification bell para in case may mga bago po tayong video is mabigyan po kayo ng notification galing kay YouTube. And for today's video guys, tinatawagan ko po ang lahat ng single dyan. Tinatawagan ko din po yung mga may relasyon na mas pipiliin na lang nilang maging single kaysa makasama nila yung taong mali para sa kanila. Generally speaking, dating ay hindi madali. Minsan, iniisip mo na baka hindi mo na matagpuan yung someone special para sa'yo. Kasi nga, sa dami ng failed relationship mo na hindi mo ma-figure out kung saan ka ba nagkulang, kung saan ka ba nagkakamali. Let's talk about reason kung bakit nahihirapan tayong makahanap ng karelasyon natin or bakit nahihirapan tayong i-work out every time na nasa relasyon tayo. Number one, sincerity or integrity. Kahit nasa loob ka ng relasyon, hindi ka naniniwala dun sa sinseridad ng kapartner mo. There are times na talagang may mga sinasabi siya na totoo sa kanya, pero sa'yo, pakiramdam mo, hindi siya nagsasabi ng totoo. Karamihan sa mga taong ganito ay nagkaroon na ng mga bad experience about love. Kaya minsan, they stop believing in the magic of romance. So ang nangyayari sa'yo, na-stuck ka na doon sa mga negative things and negative ways ng relasyon nyo. Kasi nagdidwell ka pa rin doon sa mga past experience mo at mga resentment mo. So, lumiliit yung opportunities para mahanap mo yung right one for you na tatanggapin ka kung sino ka man. Number two, you have standards. Alam mo kung ano yung gusto mo, alam mo yung makakapagpasaya sa'yo, maganda yon. Pero yung mag-expect ka ng may makita kang tao na suswak doon sa standard mo, dun na nagkakaroon ng problema, nahihirapan ka nang hanapin siya. So, nagkakaroon ka ng mga disappointments kasi nga, gusto mo pasado sa standards mo. So, ang tendency, yung mga potential partner para sa'yo ay nawawala na. Hindi ka nagkakaroon ng fair chance para maipakita nung kabilang side yung potential niya para maging kapares mo siya. In the end, relationship take time and effort. At minsan, yung mga flaws doon sa kapartner ninyo, iyan yung nagsisilbi kung bakit unique sila. Once na natanggap mo ang imperfections ng kapartner mo, yan yung mga relasyon na magtatagal talaga. And we all know na wala naman talagang perfect relationship at wala naman talagang perfect na tao. Another thing, unresolved trauma. Either sa relationship mo yan, or toxic sa family, or unhappy childhood, makaka-apekto yan sa'yo. Especially kung nagkaroon ka ng magulo or masalimuot na breakup. Kasi mag-iiwan ito sa'yo ng maraming painful memories. So ang tendency, kapag pumasok ka sa panibagong relasyon, iniisip mo na mangyayari din ito. Or minsan, nag-stay single ka na lang. Kasi meron pang mga emotional scar na naiwan sa puso at isip mo, hindi ka pa dun tapos. Kailangan mong tanggapin na yun ay nakaraan na. At magkaroon ka ng peace sa iyong isip at puso para makapasok ang tunay na epekto ng pagmamahal sa'yo. At kapag nagawa mo ito, magiging better partner ka din doon sa kapartner mo ngayon. Another thing, mababa ang self-esteem mo. Always remember guys, na hindi mo kayang magbigay ng pagmamahal sa iba kung hindi mo mahal ang sarili mo. Lagi kong sinasabi sa video ko to, always love yourself and be a blessing to other. Tulad din sa pagmamahal, kailangan mahalin mo muna ang sarili mo para matuto kang magmahal ng totoo. Dahil mababa ang self-esteem mo, may tendency na mawala ang partner mo. Dahil iniisip mo, hindi ka naman niya kamahal-mahal. Hindi ka naman kawala-wala sa kanya. Dahil ang tingin mo nga sa sarili mo, mababa ang self-value mo. Pakiramdam mo, unworthy ka sa pagmamahal niya. And then, marirealize mo after na iiwan din
ako ng taong ito. Dahil pakaramdam mo nga, kaiwan-iwan ka. So, uunahan mo na siyang makipaghiwalay bago ka pa niya hiwalayan. Nagkakaroon ka ng self-pity kapag mababa ang self-esteem mo. So, very exhausting to sa kabilang side and also for you. Another thing, fear of happiness. Yes, you heard me right. May mga taong takot dun sa talagang kaligayahan na deserve nila. Natatakot ka ba kung sakaling dumating sa'yo yung taong para sa'yo? Kasi ang iniisip mo, baka masaktan ka lang niya. Baka iniisip mo na mauwi lang sa lahat yung paghihirapan mo at yung i-invest mong emotion sa kanya. Kaya ang nangyayari kapag dumating sa'yo yung taong para sa'yo, itinutulak mo siya papalayo kapag ka lumalapit na sa'yo. Kasi nga, baka mahulog ka totally sa kanya. Ang ginagawa mo, sinusuppress mo yung desire for connection doon sa isang tao. Kasi nga, natatakot kang masabotage yung relationship nyo na hindi pa naman nangyayari, iinuunahan mo na. So of course, ang impact sa kabilang side niyan, iniisip na you are inconsistent. Bakit nung nakaraan ang sweet mo? Bakit nung nakaraan parang ako yung sentro ng buhay mo? Bakit ngayon nagbago na yung lahat? Bigla na lang nawala yung interest mo sa akin. Parang nawala yung magic. Another thing, may trust issues ka. Nagsiselos ka ba kapag yung partner mo ay napapalapit sa ibang tao, mapaka-coworker niya, kaibigan niya, or baka iniisip mo, pwede silang magkaroon ng mga sikretong lakad? Gusto mo ba palagi mong nababasa yung mga messages niya at alam mo lahat ng whereabouts sa kanya? Or madalas mo bang pinagdududahan yung partner mo? It's sad to say, mabilis magkakaroon ng problema yung relasyon niyo. Okay lang naman yung guys, wag lang sa sobra. Lack of mutual trust and insecurities. Habang tumatagal, hindi magiging masaya ang relasyon nyo kapag ganyan. Dahil pakiramdam ng partner mo na kinokontrol mo siya. Kahit sino naman sa atin, ayaw na atin nang kinokontrol tayo ng kapartner natin. Oo, sa umpisa, okay lang yun. Pero kapag nagtatagal na, nakaka-annoyed na yun at nakakasira na ng bait. Another thing, gusto mo yung isang tao na hindi naman pwede, na hindi naman available para sa'yo. Marami sa atin yung ganito yung nagugustuhan natin yung isang tao. Tapos, alam naman natin na hindi nila tayo gusto. Maaring iniisip mo na hindi pa siya ready, kaya wala pa siya sa akin, so aantayin ko munang ma-ready siya. It's easy to fall in love with the wrong person. Dahil nga nakatutok ka lang sa kanya, lumiliit yung chance na makita mo yung mga possible partner. Nakikipagrelasyon ka nga, pero still, inaantay mo siyang bumalik sa'yo or inaantay mo siyang maging emotionally available for you. Last one, you don't learn from your mistakes. Lahat tayo nakakagawa ng mali. We're only humans, especially dun sa mga past relationship natin. Now, ano yung natutunan mo dun sa past relationship mo na pwede mong mabago or pwede mong magamit sa next relationship mo para hindi na maulit yung messy breakup? Alam mo ba kung ano yung magandang naibigay o naidulot sa'yo nung bad experience mo? Kung hindi mo alam at sa tingin mong wala kang ginawang mali dun sa relationship mo, may problema ka. Meaning, lumiliit yung ability to find a long-lasting relationship. Kasi, uulitin mo uli yun doon sa current relationship mo. So, anong mangyayari? Mauuwi uli sa hiwalayan. Always remember guys, it takes two to tango. Hindi pwedeng naghiwalay kayo dahil isa lang ang may kasalanan. Palaging may participation ang both sides dyan. Ang mistakes ay inaalaw tayong matuto niyan, mag-grow at maging better. Now, if there is no learning, of course, yung mistake, endless yan. And cycle lang yan. Ang relationship is a two-way street. Dapat may pareho kayong goal dun sa relationship nyo. Kasi pag isa lang ang nagpo-push at nagbibigay ng effort, hindi talaga magla-last or hindi talaga tatagal yung relasyon nyo. So, gamitin natin yung mga past experience natin to become a better person, to be the best version of ourselves. So, yun lamang guys ang video natin for today. I hope may nakuha po kayong tips sa pinag-usapan natin ngayon. At kung nagustuhan niyo po ang video natin, pakibigyan lamang ako ng isang malaking thumbs up, comment down below, at huwag niyo rin po sanang kalimutan i-click ang ating subscribe button dyan po sa baba. Libre po yan. And also, share our video na rin po guys para
sa mga kaibigan na nangangailangan ng video na ito. Once again guys, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you on my next one. Always love yourself and be a blessing. Bye! Peace out!